Tingin ko, ang main plan is to delay aspect as early as possible, as much as possible. At mukhang kaila, at mukhang pwede nga mangyari yon. Kasi again, hindi na nag-react sa draft. Tingin ko rin talaga. At LPE, tignan natin kung enough nga ba yung burst capability for them to prevent PVE from moving forward. Ito nga ang game 1, mga kaibigan, ng lower bracket semifinals for MPL Season 7. Let's main go. Qualifiers, LPE versus PVE. Check natin dito yung mga laning matchup. Yeah. We have Tigasin sa side naman ng top lane against Ryota. Okay. We have naman in Bimo sa gitna and Ryota plus Tigasin sa bottom lane. Gusto ko yung matchup na dito na makikita natin yung Hilda and yung Jawhead na nakita natin kagad si Van na kinancel out si Bimo, na pa-back si Bimo dito, so may onting delay for the side of LPE. And dito papasok yung sinabi mo, TDZ, na kayang kontrolin ng team Aether main yung jungle. Oo, at nakita natin na si Van nga ay talagang pinupwersa niya. Lagi niya sinusundan kung nasaan si Aspect. Hindi niya binibigyan ng pagkakataon na makakuha ng kahit anong jungle or at least kahit anong buff with the retribution. So, iniiwan niya agad sa level dito si Aspect. Oo nga eh. Aspect is at level 2 right now. Meanwhile, si kaibigang Choco ay level 3 na. Naku. So yeah, I think it's going to be hard right now if you are Aspect. Actually, hinihintay niya si Van dito pumasok. Meron pa siyang retribution dito. Hinihintay niyang atakihin dito yung purple. But that is of course a quad shadow out. Van, wala doon siya dito. Bimo will pop that smart missiles. Napapalaban sila dito. Wow, nice defense. Mm-hmm. Para dito sa side ng LPE, kanina kasi ginagawa to ni Van against doon sa Claude na kalaban niya. But I guess this time, hindi ata mag-work kay Aspect. Hindi talaga nag-work kay Aspect dito at talagang hinintay niya na mag-cooldown yung kanyang retribution at pinini-empty placeit niya yung kanyang quad shadows para kung sakaling umengage din dito si Van pati si Yuji. Oo. So, saktong-sakto rin din. Kayang kontrolin, pero nag-heavily rely yun sa cooldown ng kanyang retribution. It's all about Aspect really finding the right timing here. And LPE being safe right now, dito mo makikita talaga yung mastery sa rotations, kaibigan TDZ. Totoo, eh. Hindi sila masyado nag-react dito sa ginagawa ni Van to the point na naitabla pa nila. And now, the bait place! Electric arrow from Arms, and then Bimo getting, of course, the ejector. Nice kill there coming in from LPE. Saktong-sakto yung positioning dito ng LPE. Talagang binate nila with the lightning arrow and also going for the ejector pagkatapos. And with that sustainable burst, alam nila na kaya nilang i-punish dito yung rotation ng PVE. At yun din yung tingin kong kayang pwedeng gawing take advantage rather ng LPE to get that power spike or to get that early game. Oo, yung mga ganitong pick-off, no? Kaibigan TDZ. Ejector to the electric arrow. Meron pang thunder strat, pero may sariling thunder din naman si Choco na panlaban doon. Habang si Van dito ay pulado na. Oh no, Aspect also coming in. Samama pa ni Ryota. That is a 3-4-1 exchange in favor of LPE. TDZ, nako, hindi ata nagiging maganda ang simula ng Hilda ni Van. Hindi maganda ang simula taga ni Hilda dito. Van always, well, he got picked off twice already. So nakikita natin dito na talagang magta-transition siya agad into magic defense since naramdaman niya agad yung damage dito ni Arv. So tingin ko okay din yon since si Jake the Dog is almost level 6 already. Nagpe-prepare lang din siya para dun sa next Diamond Force. Oo. Para kaya ano. Kaso hindi kaya bad news to para kay Van kasi kung baga habang namamatay ka, hindi ka rin nagkakaroon ng stacks. Mm-hmm. So para bang nawawalan ng saysay yung pagiging gangster mo sana sa jungle. Tama totoo ba? Totoo yun. Kasi ang hirap dito kapag hindi ka nakakuha ng Blessing of Wilderness sa unang part pa lang ng laro. At kapag umabot ka ng 10 minutes or at least 8 minutes na hindi puno yung stack mo, may iwan ka sa damage or at least yung armor penetration na binibigay ng Power of Wilderness. Oo. So yeah, with this, it just goes to show TDZ na LPE na ang in control. Totoo. Look at that. Ang ganda ng pagkakaikot dito. Bimo, every single time, lahat ng kanto, lagi niya chinecheck. At kapag nakakita agad siya ng isang unstoppable force lang, plus the burst damage from Arbs, gave them a lot of space para makuha itong turtle. Pangalawang turtle na to ng game. At mukhang tuloy-tuloy pa rin ang laban natin. What's my name? Sabi dito ni Arbs. Nako, nahuli ata siya dito ng second eagle. But Arbs, still alive. Isang kiliti na lang. Habang yung kanyang mga kampe ay lumalaban lang. Choco ngayon, napabak na. Meanwhile, si Virus pa lang matitira. Aspect, Bimo, and of course, Ryota. Finishing off the life of Virus. 1-7. TDZ,
Wow, nawala na bigla yung momentum sa Aether main and bigla na lang nasa LPE na ang kalamangan. Nasa LPE na talaga mga kaibigan. At nakitang-kita natin kanina yung pagkakabait ni Yuji na pinasok niya sa loob doon sa Tier 1 turret yung pagkakabait ng after na circling eagle. Pero with that, nahuli ka agad dito si Nav at si Virus at that gave them a lot of opportunity for them to get that kill again. At lalo yung turtle. Oo. So parang nawalan na ng saysay dito yung gusto sanang maging jungle invaders ng side ng Aether main. Lumambot na sila lahat, kaibigan Tads. And kung iisipin mo, level 7 na si Vimo, level 5 pa lang si Van. Mm-hmm. So it's Vimo versus Van. Nabanggit mo to kanina, pare, na doon magkakatalunan. It's either magchucho sila, magjojoed sila, or baka nga, eto, yung kakaiba, yung Hilda para kay Van. Pero ngayon, na lumalamang, si Vimo talaga na which is mas effective pa rin, Jawhead. Oh, tingin ko kasi with the Jawhead pickup, mas early yung control nila, especially with the jungle and also with the unstoppable force and with that Arbs, makakakuha na naman ng isa. Tol, 404 si Arbs dito at meron na siyang Clock of Destiny. So, unti na lang makakakuha na siya agad ng Lightning Truncheon. At yun yung kailangan nilang makakuha para mas successful yung pick-off. And for sure, Tads, ibig sabihin mo dito, mas magiging masakit yung damage ni Arbs. Mm-hmm. Lalo na kung may extra lang Lightning Truncheon proc siya dito. Look at his money right now, TDZ. 3,600, 1,000 gold ahead laban doon sa Claude. Totoo. Ng kalaban na nasa gold lane. Totoo yan. Pati Jean, mapapansin mo dito ha, almost 6,000 net worth kaagad, 6 minutes in. Ganun kalakas yung impact dito ng LPE sa early game. Pero ang tanong, kailangan nilang i-sustain itong ganitong klaseng aggression? Kasi kapag si Choco nakahanap ng magandang buwelo, nako, mag-iiba ang timpla dito sa side ng PV at LPE. Gusto ko yung nabanggit mo dito na hindi pa naman ganoon ka baba yung chance na makabuelo dito ang Aether main. Lalo na this is still a Claude, this is still a Brody on the lineup para sa side ng Aether main. Kaso ang tanong ko sa'yo, TDZ, may mangyayari bang 5-on-5 na laban? Kasi look at this. Look at that. Wow. What a pick para kay Arbs dito. Pinalamon ng kuryente sa mukha habang yung ninjutsu ninja way ay nandito na. And sabi ni Aspect, umalis kayong lahat. Triple kill para kay Arbs dito. And wow, LP to the E, dominating Patrick Viray Esports ngayon. And they will also take this bottom tier tower. TDZ, mukhang fast game ata nangyayari. Fast game na fast game. Nasundan nila ang tempo na kayang ibigay dito ng PV. Kala nyo kayo lang yung pwedeng gumawa ng early game, pero hindi. LP pa rin talaga, 116. At mukhang mauubusan na lahat ng outer tiers dito ng PVE. Nako tol, with the Claude pickup sa side ng PVE, sobrang hirap. Machoke sila sa loob at yun ang ayaw na ayaw gawin. O ayaw na ayaw na mangyari dito ng Claude. Lalo na't mauubos yung resources mo. Ito pa yun, kaibigang Tads. 0-3 si Tigasin dito. Hindi siya matigas ngayon, pare. Both malams. And yeah, yung resources niya, hindi niya makukuha. Baka hindi siya makapag-farm na dito ng items. Nako, at yun ang kailangan gawin dito ni Sagitno, ni Tigasin. Kailangan niya makapag-farm agad. Kaso ang problema, si Arbs laging nakaabang. At si Aspect nandun, tatlong member yata na dito ng LPN nakasingit dun sa loob ng brush sa may orange area. At kapag nakahuli sila ng isa, at kapag si Choco pa yung nahuli nila, lalong mahihirapan. Walang power, walang damage output ang PVE kung sakali. This is looking bad for LPE. Look at that, ginawa ni Arbs, nakita mo yun? Nag super contactor muna siya sa minions. And then in electric arrow niya, akala niya babanda doon sa Claude. Napagandang way para ma-disjoint, or at least makahanap ng way para ma-stun dito yung Claude. So they need to be aware of that situation. Kailangan nilang makita yung mga ganong klaseng play ng LPE. Pero ngayon tingin ko, Gene, aware na sila sa mga ganong klaseng ganong klaseng play. So hindi nila kailangan i-push yung middle lane. So nakita natin yung positioning dito ng Nitigasin. Nagre-rely siya sa mga side lanes, which is also pushing already sa side ng PVE. Totoo, kaibigan TDZ. Meanwhile, nako, nagkapaso ka na. It rhymes, pare. The thunder is real. May summon force pa. And now, mawawala na rin si Van. Here we go. LPE going into the bottom side. TMP na-activate na ngayon ni kaibigan Choco. But the tower is the main target right now. Blazing to it para kay Tigasin dito, but it's A-OK for LPE.
Sabay sticker pa nga. Sabay kuha na rin ang orange buff. They will be disciplined enough to go back and they will probably wait for this Lord and finish this game. Nakita natin na, nakita yung LPE dito na magandang opening. Nakita nila si Van, wala, walang frontliner yung LPE, yung PvE, yung Aether main. So ang ginawa nila, sumulub-sub sila agad using the Summon Force, slowing down the rest of PvE. At nawang hinahanap pa rin nila dito si Tigasin. Kaso si Tigasin also playing safe pa rin siya talaga at nahihirapan pa rin siya makapag-farm. Oh no, this is the next level LPE. We did not expect this game to go one-sided TDZ. Pero sa tingin ko nangyari to lahat nung napamalina ng invade dito yung Aether main, nung heal the pick nila. Oo. Na napunish masyado dito of course ni kaibigang Aspect. And now, mukhang ito na ang next team fight. Arbs, tignan natin. Nasa kanya ang camera. There you go, first kill. Pero Blazing Duet, flicker para kay Arbs dito. Meanwhile, si Ryota nandun ba na sa gilid? May nawala ng isa. Actually, si Yuji pala yun. Nawala na rin si Van. Oh no, sa gitno takbo. Habang si Virus, nako. Wala na siyang magagawa kundi magharakiri. Ladies and gentlemen, LPE owning Aether main dito sa game number 1. At mukhang tatapusin natin dito ng LPE dire-diretso pa with the Summon Force. Naku po mga kaibigan, LPE will still go for that snowball at mukhang dire-diretso nga yata. Take note I guess with Coach Panda is that heavily ano siya eh, strict pagdating sa rotations talaga eh, nung, lalo na nung Archangel days pa niya.